Hello, welcome back to my channel. Gusto ko lang i-share sa inyo yung bakit nga ba nababawasan yung subscribers natin. At saka hindi lang mga subscribers ang nababawasan sa atin. So pati mga yung number of views sa mga videos natin, nababawasan din siya. So base sa experience ko yun na. Kasi yung in-upload kong video, natutuwa ako pag dumadami yung views. Tapos, di ba, uso sa atin ngayon pagka bago lang din po ako sa YouTube and kunti pa lang yung subscribers ko. So, pagka may mga nagko-comment na, di ba, halimbawa ako bago, nag-comment ako sa ibang video na hug to hug, yung mga ganun. So, may mga nag-hug to hug nga. And then, iahag ka nila, tapik, ganon. Di magsusubscribe sila sa'yo. And then, magno-notification naman sila sa'yo. Magno-notification naman yon na nag-subscribe nga sila sa'yo. Tapos, yun nga, nag-subscribe na. Hindi, natutuwa ako kasi nadadagdagan yung subscribers and then tumataas yung bilang ng views sa video ko. And then, kinabukasan, chinek ko ulit yung ano, yung videos ko na yon. And then, nakita ko na, napansin ko na bumaba yung views at saka nabawasan yung nag-subscribes. So, nagtaka ako noon. And then, inalam ko kung paano ba, sino-sino ba yung mga nag-unsubscribe sa akin. So, nag-google ako, sinerge ko, nakita ko dun, wala namang nag-unsubscribe sa akin. So, ibig sabihin, naka-stay connected sila sa akin. And then, next na, inanap ko naman is yung bakit pati views is nababawasan. Yun, nag-search ako, nanood ako ng mga ibang vlogs. Then, dun ko nakita yung sagot sa tanong natin. Tanong ko din kasi yun na, bakit nababawasan yung mga nag-subscribes at saka pati views. Ayun siya. So, kapag mga bago kasi, pag mga baguhan lang kasi, kagaya ko, uso sa atin yung nagko-comment ng hug to hug, payakap naman, daan naman, ay, daan ka naman sa bahay ko, again, watafik naman, ganon. Yun. Doon tayo nagkakaproblema, guys. Sa ganong mga salita. So, para sa akin lang yun, ha? Parang, ano siya? Parang hindi siya maganda. Ganun. Kasi ang gusto ni YouTube, ang gusto niya, bali sa experience ko, ang gusto niya is, kilalanin mo muna yung isusubscribes mo. Bago mo siya pindutin yung subscribe button. Bali, kilalanin mo muna yung pupuntahan mong bahay bago ka mag-subscribe. Hindi yung pagpunta mo sa bahay niya, ano agad, pindot ka agad yung sa subscribe button. So, hindi yun counted. Ngayon, counted siya. Ngayon, nakapag-subscribe siya sa'yo, nakita mo yun na tumaas yung views mo, pero kinabukasan, pag tinignan mo siya ulit, bawas na siya. Hindi siya counted, pero naka-stay connected siya sa'yo. Ganun siya. So, parang hindi maganda yung salita na patapik naman, daan naman, yung mga ganun. Ewan ko lang, dapat kasi talaga tumambay tayo at least 3 minutes sa isang video bago natin i-click yung subscribe button. Yan lang yung ano ko, yung natutunan ko. Lesson learned. So, yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo yun na iwasan natin yung agad-agad na pag-subscribe, pagpalitan tayo ng subscribes. Kailangan, wag iwasan natin yung pagpindot ka agad ng subscribes. Kailangan stay ka muna at least 3 minutes up. Hindi siya 3 minutes below. 3 minutes pataas. Para counted siya. Counted siya sa tinatarget natin na 4,000 hours and dun sa subscribes. Hindi siya mababawas. Kasi pag nag-below 3 minutes ka, bawas yun. Bali, hindi yun ika-count.
Sayang lang yung paghahagtuhag natin. So parang ano lang na yun yan, parang tayo lang din. Alam naman ihag mo kaagad yung tao na hindi mo pa kilala, di ba? So kailangan kilalanin natin at least 3 minutes, guys. So kung ikaw na nanonood ngayon, naka 3 minutes ka na. Pwede mo na i-click yung subscribe button. Tapos like mo na rin, pabonus sa akin. And then comment below para alam ko kung kaninong bahay yung pupuntahan ko at tatabayan ko ng 3 minuto. Okay guys, thank you. Salamat. So, listen, learn. Bye-bye.